Welcome back to my YouTube channel. Again, this is Jim. At ito na nga post ni Barbie Fortes sa kanyang Instagram kanina. Sabi, the beginning of an era. A friendship nila ni Miss Bianca Umali. At nanood nga sila ng sine sa Rockwell at ang pinanood nga nila ay Challengers ni Zendaya. Ayun na nga, at kumain sila sa Jones all day. At kumain sila ng croissant with, of course, Miss Bianca Umali. At ito naman ang sumptuous dinner nila sa Amanos. Kumain sila ng Italian pizza with steak, which is all in Rockwell. At yun na nga, nilike naman agad yung kanyang BFF na si David Licauco. Ayun na nga, picture with a fan. At ayun, zoom in ko ang talagang napaka-cute, napaka-gandang prenies na si Barbie Fortesa at saka si Bianca Umali. At ito naman, a video from Richard Reaction Vlog. Actually, kinuha ko. Pinost niya kagabi, no? So, yun na nga. More pictures with fans. At napansin ko kay Barbie, in fairness sa kanya, lagi na siya sa BGC ngayon. Ayan, no? Bumili sila ng popcorn sa Tatters. Sa may ano yan. Siyempre, dyan pa rin yan sa Rockwell. At yun na nga, lagi na sa BGC si Barbie. Ilang beses na, di ba? Parang mga ilang buwan na siyang ganun. So, nagsasplurge na siya sa kanyang 600 million peso asset. Dama naman sa kanya yun. Dapat mag-enjoy-enjoy si Barbie. At saka, dapat hindi lang lagi si Jack yung kasama niya. Dapat she should be with her girlfriends. More with her girlfriends para mas masaya. Para ano, magandang tinitingnan. Mas masaya yung mga fans na nanonood, di ba? Kagaya ko, di ba? Super happy. So, I hope to see more of Barbie. At sana kasama niya rin yung mga twins. O kaya yung mga si Julie, ganyan. Yung mga iba niyang girlfriends. Like, Kailin, ganon. And on the article written by JMA News Online, Barbie Fortesa says, friendship with Bianca Umali is the beginning of an era. Barbie Fortesa and Bianca Umali are taking their friendship to the next level by spending more time together. So, nag-comment nga si Bianca Umali ng I love you, I-L-Y. On Instagram, the Kapuso Primetime Princess took us on what went down during the recent girlfriend's date with Bianca. First, they had a sumptuous brunch at Jones all day where they enjoyed savory croissants and cups of coffee followed by catching movie at a BGC movie theater. The besties, they didn't end there as they ended the night with an Italian pizza and steak at Amano. Tagging the Kapuso Prime Gem in the caption, Barbie wrote, the beginning of an era. Their friendship began in Canada where the two, along with David Dicaco, Bruno Madrid, Julian Sanos, and River Cruz, did the Sparkle Goes to Canada tour in Calgary and Toronto. While in Canada, the three Kapuso love teams took the time to explore Canada and experience snowfall in Banff. Shortly after the shows, Barbie took Instagram to compare her friendship with Bianca to Monica and Rachel of the hit 90s sitcom Friends. Actually, hindi mo masyado na-explore ni David yung Canada. Uwi siya agad, diba? Kakainis. Anyway, nag-tweet nga kanina si Isabel Bulatao. Sabi niya, David Licaco's undergoing is RFA sleep apnea procedure today. Your prayers for his safety and the success of the operation is greatly appreciated. At nag-tweet naman si David at around 2:53, sabi niya, tapos na. Salamat sa lahat na nagdasal po. I appreciate you all. At dahil nga sa mga tweet na yon at sa operation ni David, ay nag-trending si David maghapon naman, from morning till afternoon. Nag-trending siya sa Twitter. Ngayong gabi na lang hindi. So congratulations, David Licaco. So hopefully, makarecover ka agad and hopefully, magkaroon ka na ng good night's sleep every night para hindi na ganun kalaki yung mga eye bags mo at talagang ano ka na, relax na relax ka na. Parang yun dito, yung sa maging sino ka man. Siyempre, pagkasama mo si Barbie Fortesa at kanyang kaganda, yung kasama mo yung natutulog, di ba? Talagang magre-relax ka at masisiyahan. At kaninang umaga nga daw ay may taping ng Pulang Araw sa Mexico, Pampanga. At ito naman, nakita ko to sa Facebook. Pakurot nga, in fairness, masarap. So, laging nagpapamasay si David, no? And this one is a very cute video by James Licauco. Ayan na nga. Purma ano, no? Magaling mga labi nila.
And this is another video of James singing. Let's watch this. Hello, I am stretching. I think I strained my hamstring for the third time in my life. But then, I saw this TikTok of like two friends na were like dancing to Love. Or Love by Keisha Cole, like my favorite song of all time. And the caption was like, POV, your last two brain cells trying to work together, something like that. I reposted it, so anyway. So because of that, I wanted to sing it. I'm not a singer, nor am I good at singing. But I fucking love the song. I freaking love the song. So, I used to think that I wasn't wild enough. Mali pa yung lyrics ko. And I used to think that I wasn't hard enough. But I won't waste my time trying to figure out why you playing games, what's this all about? And I can't believe you're hurting me. I met your girl, what a difference. What you see in her, you ain't see it in me. But I guess it was all just make-believe. Oh, love. Never knew what I was missing. But I knew once we start kissing. Diba, cute na, talented pa, tapos magaling pang sumaya. Kung ganyan din lang sana yung talent ni David, diba, yung hindi nahihiya. Anyway, next naman ay sasayaw siya ng pantropical. Let's watch this. Ayun na nga, James Licao ko with, I think she's a schoolmate or something, yung girl. At sasayaw sila ng pantropical, guys. At yan na nga, diba? May moves. Although hindi naman siya ganun kagaling, pero nakakasayaw siya, diba? At saka nakakasunod siya sa steps. Tapos gwapo pa siya at matangka, diba? Napaka-cute. So ito talaga yung mga ideal, guys. At alam ko medyo connected sa law yung kanyang yung course. So, at pag-graduate na siya. So pwede siyang TikToker, model, at pwede rin siyang maging artista, no? So very talented siya. Mas talented pa siya sa kuya niya, actually. Ayun na nga, diba, ang cute at ang fresh niya. Grabe. Ideal guy. At next naman, this is posted 1 year ago, nung nagpunta si David sa Jaen Nueva Ecija. Actually, 2023 was a year of David Licao ko. Ay, grabe yung yung mga provincial shows niya, kaliwat kanan, pati mall shows, no? So, super duper sikat si David nun. Actually, parang mas in demand pa siya. Siya yung isa pinaka in demand na artist ng GMA noon last year. But this year parang hindi na masyado. Oo. Hindi na ganun kasi kataas din yung engagement. Tsaka marami na kasing choices sa 7. Napansin ko, Kelvin Miranda always has provincial shows now. Paul Salas. So, marami ng choices sa 7. Tsaka sobra kasing tinaas yung presyo ni David yata. Na hindi naman pala kayang i-sustain yung ganun. So, hindi na siya ganun ka-in-demand this year. At yung kung sasabihin yung super busy siya, mas busy si Alden, no? Kasi si Alden, okay, there's a secret, guys, no? That I wanna tell you. Huwag yung pagsasabi. Mas marami pong episodes si Alden kesa sa kay David sa Pulang Araw. Kaya hindi nyo napansin, nag-basketball pa si David dun sa Grace College. Kasi nga, hindi ganun kadaming episodes niya, unlike Alden Richards and Barbie Fortesa. Yun talagang concentrated kasi dun sa mga kapatid talaga yung istorya ng Pulang Araw. Si David, although lead star din, pero hindi ganun ka-concentrated yung story. Kasi nga, siya, Japanese soldier. At for the Philippine, yung istorya. Kaya ganun. So,
hindi ganun ka in demand si David this year, unlike last year. Mas malakas talaga yung last year. Kumbaga hindi na sustain din ni David yung popularity niya this year, unlike last year. So syempre din siguro dahil nga yung ano, yung ang daming issue, 'di ba? Sa kanya, kay Barbie ganun, sa love team. Tapos yung mga paparazzi friends ni Asungot na lagi may video tsaka may picture sa kanya. Tapos kinakalat nila sa ano, sa TikTok, sa FB, ganon. Pero imagine kung ano, kung wala sigurong reals yung mga to, tapos sila yung naging ano, power couple. Talagang super lakas sana sila, parang dong yan sana, no? Kasi may potential eh, pero yun nga, wala, may real sila. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you on my next vlog. Bye!